Good morning mga cool. Ngayon po ay may dinala po sa atin isa pong Suzuki Smash. Ang naging issue po natin dito, palyado po yung andar po niya at pinalitan po natin ito ng ignition coil na bago, pero ganun pa rin po yung andar po niya. So naglinis na rin po tayo ng carb nito at ayun, palyado pa rin po yung naging andar po niya. Yung tinanong po natin yung may-ari, ang sabi po niya, tumatakbo siya at bigla na lang po nagkaganito. Pag kuminto po siya, bigla na lang rin po tumitirik po yung motor po niya. Ngayon po ay susubukan po natin paandarin para malaman po natin kung ano pong nangyari po sa Smash Suzuki na ito. Kung mapapansin niyo po, hard start po yung andar po ng Suzuki po natin. Kanina po ay nilagyan po natin ng gasolina at saka oil po yung piston po niya at pinandar po natin. Ayun po, nag-stable po yung andar niya. At pagkatapos, yung wala na yung usok na sa tambutso po niya, at bigla na rin po nag-hard start ito at saka namamatay-matay po yung andar po niya. Ngayon po ay bibiyakin po natin yung head po niya. Titignan po natin kung ano pong nangyari sa intake at saka exhaust valve po niya. Bakit siya naglo-lose compression at pumapalyar po yung andar po ng Smash po natin. At huwag po natin kalimutan po na mag-like and subscribe po sa YouTube channel ko para update din naman po kayo sa mga video pong ina-upload ko mga cool. Ngayon po ay bibiyakin na po natin ito pong head po niya para makita po natin kung anong nangyari po sa valve at saka piston po niya. Ayan po, nabiyag na po natin ito pong head po ng Smash po natin. Kung mapapansin nyo po, napakarumi po ng compression chamber po niya. Napakakapal po ng carbon po ng compression chamber. At kung mapapansin nyo rin po dito sa piston, ang kakapal din po ng carbon po. Ngayon po ay babaklasin po natin ito pong bore po niya para makita po natin yung piston. Ito na po yung piston po ng Smash po natin. Yung tinikdan po natin yung bore po niya, wala naman pong gasgas. Ito lang talaga, makapal na po yung carbon po niya. Okay din naman po yung piston ring po niya, hindi naman po sira. So ang gagawin po natin dito, lilinisin po natin ito at pagkatapos magpapalit po tayo ng bago pong bobsel. So ngayon tatanggalin po natin ito pong valve po niya. Kung mapapansin nyo po, ito pong intake po niya ang kakapal po ng carbon. So mamaya gagamitan po natin yan po ng grinder compound para malinis po natin yung gilid po ng intake valve po natin. Ganun rin po dito po sa exhaust po niya. So medyo makapal po yung carbon at lilinisin rin po natin ito. So kung mapapansin po natin dito po, napakakapal po ng carbon po ng intake valve po natin. So ito rin po ang compression chamber niya, lilinisan po natin yan. So ayan po, tapos na po natin nalinisan po ito pong
piston at saka compression chamber po at saka valve po ng smash po natin. Ngayon po ay kakabit na po natin ito pong piston po natin. Nilinisan lang po natin ito at nagpabili lang po tayo ng bago pong bobsail po niya. Yung bobsail lang po yung papalitan po natin kasi wala naman pong problema po yung piston po niya at saka piston ring at saka bore. So nagpalit na rin po tayo ng mga bago pong top gasket po ng smash po natin. At ngayon po, naikabit na po natin yung cylinder head po niya. At susubukan po natin itong panda rin. At binalik ko na rin po yung dating ignition coil po niya. Kasi parang okay pa po yung ignition coil po niya. So nag-adjust na rin po tayo ng pressure po ng hangin po ng carb po natin. So ngayon po ay susubukan po natin panda rin. Ayan po, kung mapapansin nyo po, napaka-smooth na po ng andar po ng smash po natin. At napakabili na lang po niya panda rin. So hintayin po natin uminit po yung makina. At pagkatapos panda rin natin ulit kung ganun pa rin ba yung kalalabasan po ng andar po ng smash po natin. Ayan po, okay na po yung smash po natin na Suzuki. At ikakabit na po natin ito pong mga plastic cover po niya para makuha na po ng may-ari kasi ginagamit po niya ito sa kanyang trabaho. Shoutout pala sa may-ari nito at salamat po sa pagtitiwala sa pagpagawa po ng motor niyo sa akin. At see you sa next video po natin, sa next vlog po natin. At huwag po natin pong kalimutan na mag-like and subscribe po sa YouTube channel ko para update din naman po kayo sa mga video pong ina-upload ko, mga kol. Salamat po, mga kol. Ayo.